Konting katanungan lang po ako, pero hindi na po ito sa drug testing ng ano. Bali po, katanungan ko lang po tungkol po sa OMPH po natin. Nagpa-meeting po ba kayo ng mga empleyado po ng February 19 po sa OMPH? February 19. Opo. February 19 po. Sir, that time, nasa ano po ako? 19? Lubang. Traveling to Lubang. May lumapit po kasi sa akin na yung contractual po daw ay dating contractual na ginawa po daw ninyong Gayo. Kung totoo ako po ba yun? Ako personally hindi po, because I was on travel from February 17 until February 21. Kung wala po kayo, sino po yung nagpa-meeting ng February 19 sa hospital? Kasi kayo po yung itinuturo na kayo yung nagpa-meeting. Sir, hindi po, wala po ako. Nasa lupa. Kasi ang nangyayari po kasi, parang kami po yung sinisisi sa mga pangyayari. Kasi yung contractual po daw, ay ginawang J.O. Tapos sa 7,000 ng sweldo niya, ginawang 6,000. Ang lumalabas sa mga empleyado ng hospital, kami yung nakikialam doon sa pagpapasweldo. Pero kami, ang trabaho na mag-budget at ibigay sa bawat departamento kung ano yung nararapat na budget, pero doon sa pagpapasweldo, wala na kami pong alam. Kaya po, ang nangyayari po sa amin ngayon, kami yung nasisisi sa mga pangyayari. Parang na-surprise ako sa information na yan, na from contractual naging J.O. siya. In fact, the third of this ang panlalawigan is to raise the take-home pay of our employees. We know that 6,000 is almost below the poverty line, that enough for to feed a family with 6,000 pesos. Nakakalungkot na mataas na ibinababa. I don't know the reason why pa-contractual ginawa ni J.O. So who decided no, na ganun ang eskema? And the butt of the CC is always the sangguniang panlalawigan. What Timo Caljun was trying to say, we approve your budget, it is up for you to allocate, it depends on the previous rates as extended before to our employees. So ano ang reason bakit pang contractual naging J.O. sila? Was it to just to reduce their take-home pay? Just to ma-accommodate sa budget ba? Na maging tama yung budget? Kulang ba yung budget nila? Mas marami ba J.O. ngayon compared to before? Bakit kailangan na i-reduce ang take-home pay? And why? From contractual to J.O. What's the malaking diferensya yun eh? I'm noted, ma'am. We will be providing you the number of the J.O.